Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective, your energy at this time. Separated. Hiwalay. Unhappy ka. Unfulfilling yung life mo. And para nawalan ka ng ganang sumunod sa mga belief system, sa mga hindi ka ganun ka mapaniwalain, mga ganyan. Parang humina yung faith mo dahil you're not living a complete life right now. Merong challenge and emotional ka. Hindi mo makontrol yung emotion mo right now. Hindi ka sumusunod sa rules para nagiging unorthodox ka. It's because the sun, ano ba to? In reverse ata, in reverse to. Introversion. Hindi ka masaya. In short, you feel unhappy, unsatisfied, uncontented na sa buhay. Parang nawala yung pagiging daring mo. Parang boring yung buhay para sa'yo. Malungkot. Pero, magtatagumpay ka over the obstacles, blockages. Parang sinusubok ka lang ngayon. Mga ganun. Yung mga pagsubok lang talaga. More information about you. Ang dami. Tinransform. Nag-transform ka. May mga pagbabago sa'yo. May mga changes. Dalawa lang ang dami. Nagiging fearless ka na. You don't care kung ano yung magiging result or hinat na lang pagtitake mo ng risk. Pero magtatagumpay ka. Pero confident ka naman eh. You know, naging confident ka na. Pero malungkot ka nga lang. At yung kalungkutan mo, yung emotion mo, yung pinagdadaanan mo ngayon, yan yung napupush sa'yo to do or to get what you want, to pursue your goal. Maybe it's your path, no, with a high priestess. Mas lalo kang namomotivate na gawin yung or actionan yung minamanifest mo. And there is assurance here na magtatagumpay ka. Na hindi mo na iiwasan or tatakasan pa yung bagay na yan, na hindi ka na mag-sneak away pag mahirap na yung situation, pagka may challenges na. Possible dati nag-sneak away ka agad eh. Ganyan kayo. For information about you here, you really want a union. Kahit na ang mangyari pa ay masaktan ka sa huli, no? Pero hindi naman ma-assure na masaktan ka sa huli. You're willing. Kung sakaling masaktan ka, handa ka na. Ganun ka. Kasi, you know, you feel bored or unsatisfied in life, uncontented talaga, no? Na parang hindi mo malang na-enjoy yung buhay without a partner or without that person na gusto mo maka-unite. There is a reunion here na mangyayari. If what? Panaigin mo or yung manaig sa'yo ay true love. Pagka emosyon mo ang pinairal mo. Pero pagka utak, ano? Hindi ka makapag-take ng action talaga.
wala kang masisimulan, hindi ka makapagsimula na makapag-take ng action. Kumbaga, wala ka ng motivation pag-isip mong ginamit mo. Kasi pag nag-overthink kasi yung isang tao, lahat na lang maiisip niya, di ba? Positive and negative. So, instead na mag-take ng action, ay kadalasan natitinga. Hindi na makapag-take ng action. So, if you will follow your emotion, your passion, your love, the way you feel, it will assure and it will surely become a victorious relationship or connection. It will be it will become a victorious reunion with your person or union with a person na gusto mo person yan, no? Na gusto mo magkaroon ng union sa person na unguarded naman yung person na yan, pero yan yung kulang sa buhay mo kasi kaya hindi ka masaya. Malungkot yung buhay mo without that person. Emotional ka without that person. Pero yung person na yan ay yun nga eh. Merong mga nagmatigas isa sa inyo or both of you nagmatigas, naging guarded. Pero kung tanongin mo kung naging guarded itong person mo, let's see. Naging guarded din. Until now, pero wala siyang bala kung kipag-away. Guarded siya until now. Hindi na siya guarded until now. Hindi na siya guarded. Ayaw lang din mag-take ng action ng person mo. Why? So, you can enter sa buhay niyo. Ito, upright ba to? Upright yan. Dahil may nalaman siya na hindi lang siya nag-heal or may manalaman to and nagkakaroon lang siya ng baggage and burden at hindi siya balance. Parang hindi balance, no? So siguro gusto niya maging fair din sa sarili niya. Ayun yung pahirapan yung sarili niya for a different reason din, no? Kasi ang problema lang siya, ang bigat-bigat daw. Naging outbalance siya, yung ganyan. Yeah. And naging hopeless na siya sa connection niya. Pero, ayun nga, meron tayong Wheel of Fortune dito. Mukhang luck is for the both of you na magkaroon pa ng new beginning and na magkaroon pa ng pagbabalikan sa inyong dalawa. And a new beginning, a victorious union or reunion sa inyong dalawa. Is that your past person? Past person mo to eh. Kung yung person man to, past person or isa sa options mo. Yeah. Na naging matigas na din itong past person na ito. At hindi na din magpapaapito. Ipaglalaban niya din yung sarili niya. May pride na or superior na din siya. Superior. Klaro yung isipan niya. Parang bato na din yung puso niya, no? Parang matigas. Ano yung mga paparating pa sa'yo? Inoy, victory or success in love sa connection nyo ng person na meron ba kayong soul connection yan? Six of Cups. Wala naman. Wala. Wala kayong soul connection yan or it's soulmate. Wala. Hindi mo to soulmate. Pero magalang talaga yung loob mo sa kanya or malapit na yung loob mo sa kanya. Pwedeng twin flame. Hindi din. Soul connection. Ganun pa rin. Hindi. Hindi mo siya soulmate. Hindi mo siya twin flame. Pero talagang you feel at home sa isa't isa. Or magkakaroon na you will feel at home sa isa't isa na
may possibility na magkasama kayong dalawa, na magsama kayong dalawa, na magkatuluyan kayong dalawa, na magkasundo na kayo, na wala ng conflict, wala ng alitan, wala ng nasamaan ng loob sa inyo. Ano yung feelings ng person sa'yo ngayon? Hindi niya makontrol yung feelings na sa'yo. Out of control. Powerless siya over sa feelings niya sa'yo. So it means may feelings siya sa'yo. Yeah. May feelings siya sa'yo. And parang, ano to, parang karma yung nararamdaman niya sa'yo. Parang karma. Yeah. Parang karma. Or parang na karma. Parang na karma. So, ginawa niya yung deceit. Or paskin na ginawa niya. Yeah. Pero, ayun o. Yung wish mo na mapangasawa niyan, yung person na yan, makuha yan, ay makuha yan. Makukuha mo yung person na yan. Dahil sa ano, may ginawa ka. May ginawa ko sa person mo with the karma here. May pinagawa ka para may pinagawa ka. Ano pong pinagawa mo dito? May pinagawa ka eh. Something. Pinagawa mo. Pinagawa mo yung witch. Pinagawa mo siya ng witchcraft. Pinagawa mo siya ng witchcraft. Pinagawa mo siya ng witchcraft. Pinagawa mo. Ano kasi ng witchcraft yan? Love spell ba yan? Hindi. Anong witchcraft o may pinagawa ka? Witchcraft. Or sinumpa mo? Hindi. May pinagawa ka na witchcraft. Ano to? Para makuha siya? Para? Hindi. Para makarma siya? Ganon? Para makarma? Okay. Para makarma. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Anong ginawa niya sa'yo? Hindi siya nag-take ng action? Nag-recover siya? Obsessed ka sa kanya? Isip ka ng isip sa kanya? Bakit pinayuma ka niya? Kaya mo ginawa ng gano'n? Pinagawa ng gano'n? In love ka sa kanya, pero ginayuma ka nga ba niyan? Maraming beses. Pero minahal mo ba talaga ng totoo yan? Minahal mo kaya talaga ng totoo yan? Pahal lang eh. Minahal mo ba talaga ng totoo yan? Oo. And talagang pagdating sa person na yan, gagawin mo lahat. Sigido ka. Kaya mo ipaglaban siya. Yeah. Kasi mahal mo siya and you want to build a family with your person. Gusto magsimula kayo ng innocent, pero meron tayo dito 8 of Pentacles. Isama na siguro ito. In reverse naman yan. Tinamad ka nga lang na mag-effort eh. Babae lalaki ka man, tinamad ka na mag-effort. Kahit mahal mo siya, pero you feel ungrounded, unstable, uncomfortable, unsatisfied in life, unhappy, and hindi ka okay. Hindi mo na appreciate or you feel unblessed. You feel parang hindi ganun ka blessed yung life, no? Without your person. Habang you're in separation with your person. Kaya, ayan. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. So, ayan guys. Ayaw ko naman banggitin yung mga signs eh. Kung sino lang makaresonate kasi general reading naman po ito. So, hindi naman mababase yan sa signs. Actually, hindi mababase yan sa signs na lumalabas sa mga zodiac sign din. Sa energy, minsan nga eh, kung Libra ka, kunwari Libra sun sign ka, or meron kang Libra na moon sign or rising sign, minsan yung main energy na lumalabas ay
sa Capricorn eh. So, depende sa energy na in-embody mo sa araw na yan. Ganun. Depende sa energy na in-exude mo, na nakabalot sa'yo, or yung energy na yung in-embody mo talaga. Yung ganun. Sabihin ko na lang, all signs. All signs. Yung iba kasi masyadong ano yun. Maano yung utak eh, iwan. Mangontrol pa sa tarot reader eh. Hindi na lang manood. All the signs, kahit sino. All signs naman ito eh. Kung kaninong energy makukuha. So, yan. Ano yung mga darating sa buhay mo? Yung person na yan. Destiny mo na unhealed pa until right now, no? Until now. Siya ba yung malungkot without you? Unsatisfied? Actually, ikaw yun eh. Ikaw yan. Yung unsatisfied and then unhappy in life without that person. Pero destiny mo yan. Destiny mo siya, no? Or naniniwala ka lang na destiny mo siya. Pero destiny mo ba yan? Hindi. Hindi mo siya destiny. Pero may possibility na magkabalikan kayo. So, ayan. Ano yung mga... paparating sa iyo pa. Victory. Yeah. It's a victory. Tagumpay. Or, yung person mo na yan, magtatagumpay ka sa person mo na may pagka-mysterious with the moon, may pagka-deceitful, or masyado siyang siyasat din, or mahilig siya maghalungkat ng mga malalim na bagay, ay may susiyo. Gusto niyang susiyan yung mga bagay-bagay. Gusto niyang buksan yung mga hidden. Interesado siyang malaman yung mga hidden things. Mga ganun. Curious. Eager to know. Mga ganyan. Energy niya. Pero, hindi kompleto yung buhay ng taong to. Yung person mo, may pagka-player, or married na siya ngayon, or else, kung hindi man married, may pagkakaiba sa race nyo, religion. Yeah. Yun na yun, yung person mo na yun. If you still want that person. Pero, ano ba yung paparating sa iyo na blessings financially? Meron ba? Meron kaya blessings financially? Magtatagumpay ka. Yun yun. Ang magtagumpay ka sa karir mo. Financially. Sasucceed ka. Yung wants nyo. Pusigido. Yun. And clarity. Yung mawala yung mga confusion. Yung mga nagka-cloud sa isipan mo na maging decisive ka na, kaya hindi nagiging decisive yung isang tao kasi may mga nagka-cloud yung negativity sometimes yung sa isip ng isang tao. Pwede yung dala ng mga negative energy. Actually, yung negative energy galing din yan sa ibang tao na yan. Sa mga tao negatibo, sa mga tao na toxic. Diyan galing yung mga negative energy sa mga tao na may mga sira na yung utak na gustong kontrolin yung iba. Ay, yung naglalabas ng negatibong enerhiya,
lalo mga ingitiro at ingitirong tahanan dyan. So, ano ba yung gustong iparating? Ito, kagulo-gulo. Ng person na yan sa'yo ngayon. Na gusto ko siyang sabihin sa'yo. That's with that. Pa-recover na daw siya. And active na siya, masaya na siya, happy-go-lucky na siya. May pagka-proud, pero still nag-antay pa rin to kung kailan kayo na magsama. Yeah. Interesado pa rin siya na magbuo ng pamilya with you. So, ito na lang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button ng sigurong manotify kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko. At paki-like naman ba, paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.